Magandang-magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Guma o Quest City of San Jose del Monte, Bulacan. Ako sa mga panayin po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan sa Barangay Guma o Quest City of San Jose del Monte, Bulacan. Si ginagalang po ng barangay, Kapitan Manolito Maneng Blen. Kap, kumusta na po kayo? Mabuti naman po. Welcome po din sa aming barangay, Barangay Guma o Quest. Manang po dito, lubos na nagpapasalamat sa ating mga kabalanggay dahil sa pakikiisa nila sa ating mga gawain, proyekto. Ano man mga gawain natin is nakakatuwang natin yung ating mismong mga kabalanggay at ating mga kawani. 100% na kumikilos regarding sa amin naman sa kasamaan ng pamuna ng barangay. Wala naman po kami nagiging problema bagkos kami nagkakaisa. Alang-alang sa aming mga kabalanggay at mga nasasakupan. Regarding naman po sa peace and order sa amin, awanan din sa man po, hindi kami nagkakaroon ng medyo mabibigat na problema. Simpleng mga suliranin lang po yung pumapasok dito sa amin. Away ng kapitbahay, ganun lang po yung mostly na nangyari. Wala namang mga cases na criminal cases ang nangyari sa amin. Okay. Pero Kap, ano po mga batas na pinapatupad niyo po dito para manatili po ang kapayapaan sa ating nasasakupan? Yun po. Unang-una po, siyempre nag-iigpit kami dyan. Yun sa regarding sa pagpapi-implement ng curfew natin. Tapos yung ating mga ordinansa ng city government, kadalasan yun po yung pinagbabasehan namin sa pagpapatupad ng mga batas. Lalo na po yung sa panghuhuli ng mga aso na nasa lansangan. Kasi inya po kami nag-iigpit. Pinahigpitan po yung city vet sa amin yan. Kasi inya po, regarding sa mga dumi, sa kalsada, at saka yung mga nagiging cause ng pagka mga dog bites, yun po yung medyo mabigat. Sa amin namang public works, marami ko po kami mga proyektong nagawa na. Yung mga pagawain natin, mga concreting natin ng kalsada dito. Opo. Almost 50% naman na po yung ating ay nagawa ng inyong likod mula nung naposisyon. Nagkaroon din po tayo ng health center na ipinagkaloob ng ating butihing congresswoman. Ongoing na rin po yung aming chapel or burulan ng mga kabarangay namin. Ongoing pong ginagawa yun. Pinagkalooban din po kami ng equal sharing ng ating butihing mayor na 500,000. Kaya inilaan po natin yun sa ating chapel. So, alright. Ito po yung mga naging accomplishment nyo po, yes, Kap. Po. Okay. Pero kung para sa inyo, ano po ang karagdagan nating priority na dapat tutukan sa pag-unlad palalo ng Barangay Guma? Yun, marami po. Kasi gusto din po namin magkaroon sana dito ng building namin. Na kasi mayroon pa kaming open space dito. Opo. Hinihiling din po namin na doon sa baba building na ipapatayo namin, doon kami magkakandak lagi ng ating mga livelihood projects ng mga ating mga kabarangay. Maglalagay tayo ng tahian siguro ng mga damit para sa mga kababaihan, mga solo parent. Tapos sa building din na yun, makakapag ano tayo ng mga iba-ibang proyekto na magiging pakinabang ng ating kabarangay. Okay, so yun po yung karagdagan nyo pong kumbaga ibig sabihin priority para po sa pag-unlad at makatulong sa mga kabarangay nyo, Kap. Liban sa inyong mga programa, Kap, lalo na po sa ating mga senior citizen PWD, ano po ang ating mga binabahagi dito, mga tulong din sa ating mga kababayan? Yun nga po, minsan kasi lalo yung mga, mga solo parent, PWD sa atin, kasi mayroon po tayong peso ang city government. Kung ano man po yung mga trabaho na available at para sa naangkop para sa isang tao, is nire-refer po natin sa peso. Kasi si barangay po, totoo yan, hindi naman tayo kailangan magsinungaling na ano dyan. Wala naman po talagang trabaho na may pagkakalo. Bagkos may re-refer ni barangay, may tutulungan ni barangay sila para makakuha ng mga trabaho nila. Alright, okay. Pero Kap, regarding sa kalinisan ha, may tanong ko lang po. Sa aming pag-iikot ay isa din po sa napakalinis na barangay ang Barangay Guma o Quest. So ano po ba naging sikreto ni Kapitan Maneng dito? Tayo po hindi po nagpapabaya dyan kasi may mga street sweeper po tayo, yung ating mga MRF natin. Nandiyan aktibo po sa ng mga garbage collection natin. Pinahiral din po natin dito yung segregation ng collection ng garbage. Kasi hinihigpitan din po tayo ni DILG regarding po dyan. Kaya yun po, yung pag-i-implement naman po ng ganyan, talagang hindi po natin may alis talaga. Hindi natin may yung mga kabarangay natin na medyo matitigas yung ulo.
minsan, napipenalize po natin sila. Minsan, natitigitan talaga natin sila dahil sa pagsuway doon sa hindi hindi pagbubukod-bukod ng basura na kailangan naman gawin. Okay. Lalo sa panahon ngayon. I-segregated. Opo. Alright, okay. Kung nanonood po ngayon ka pang inyong mga minamahal mga kabarangay, ano po ang panawagan niyo para sa kanila? Patuloy lang po tayo, mga mahal namin mga kabarangay. Patuloy lang po tayo, makipag-ugnayan, makipagtulungan sa ating barangay para umusad pa yung ating barangay. Maging maayos pa. Nagpapasalamat din po ako kasi mostly ng mga kabarangay natin is cooperative sa ating barangay. Sana tuloy-tuloy lang na pagsama-samahan natin, pagmalasakitan natin yung barangay natin. Kasi wala namang ibang mamamalasakit dito kundi tayo din naman. Alright, so ano naman po ang inyong mensahe kap sa inyong masisipag ng mga barangay worker? At isama mo na ito yung mga kagawad mo dito ka. No, nagpapasalamat po ako sa very cooperative na mga kawani namin. Nandyan sila na nakaalala lagi sa atin. Sama-sama, tulong-tulong. Talagang super thankful ako na nagkaroon kami ng barangay na cooperative na kawani. Alright. Isa inyong mga kagawad ka? Oo, lalo na po sa mga kagawad sa amin. Talagang ano po sila eh, sama-sama kami dyan. Ano man yung mga gawain namin, ano man yung mga adhikain namin para sa barangay namin is wala ka talagang masasabi. Talagang very cooperative talaga. Okay, mali po mga kaparangay. Nagpapasalamat po ako at ako'y tinanggilik ninyo bilang po ng barangay. Pagpatuloy lang po natin yung ating pagsuporta. Ako naman po aasahan nyo na 100% nandyan. Kaya ako'y nandito sa barangay. Bigyan kayo ng tamang serbisyo pagkaloob ko yung pinaka-best ko na panunungkulan para sa inyo, para sa mga kabarangay ko. Kaya tuloy lang, go lang tayo Gumaquest. Alright, okay. Yan po ang pinakamagandang misahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Gumaquest. Sete Absanong sa Del Monte, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap and your family, God bless us all. Okay, mabuhay ka, Kap, hanggat gusto mo. Thank you po.